Wind Chime Horror Story. Magandang araw po, Sir Jupiter, at sa lahat ng inyong tagapakinig. Ako po si Josefa, 55 years old na po ako ngayon. Taga-Abra po kami. Natuwa ko sa inyong channel dahil may anak akong mahilig makinig sa inyong mga kwento. Palagi siyang nagpapatugtog sa bahay na naka-Bluetooth speaker. Dahil doon ay naisipan kong ibahagi na rin ang aking kwento sa inyong channel. Pangungunahan ko na po kayo. Ito po ay malungkot na kwentong may halong katatakutan. Isang sundalo po ang asawa ko na itatago na lang natin sa pangalang Albert. Nakadistino siya sa probinsya ng Mindanao. Madalang po siyang umuwi dito sa amin dahil sa kanyang tungkulin. Isang beses po, nagbakasyon siya. Tuwang-tuwa ang dalawa naming anak na sina Abigail na 5 years old pa lang noon at si Agaton na 3 years old naman. Isang buwan din siyang nagbakasyon noon. Bitin ang panahon na makasama namin siya dahil napakabilis ng araw. Pero dahil trabaho ang gaagaw namin sa kanyang oras, wala kaming magawa. Nag-away pa kaming mag-asawa isang araw bago siya umalis. May nabasa kasi akong text sa cellphone niya noon mula sa isang babae. May cellphone na po nung panahong yun. Dikipad pa lang. Nangungumusta at nagtatanong kung kailan daw ang balik niya dun sa Mindanao. Galit ako sa kanya. Tinatanong ko siya kung sino ang babaeng yun. Sabi niya, naging kaibigan lang daw niya yun doon. Naging close sila at sa kanya raw palaging humihingi ng payo. Problemado raw kasi yun sa asawa. Hindi ko siya pinaniwalaan dahil mas umiiral sa akin ang kutob na may babae siya. Alam niyo naman kapag kutob ng misis, iba talaga. Pero dahil paalis na siya noon, hindi na namin yun napag-usapan ng maayos. Umalis siyang may sama ako ng loob sa kanya. Umasa ako na maaayos namin ang problema kahit nandoon siya. Pero Sir Jupiter, mula nang dumating siya sa kanilang kampo, naging madalang na ang pagte-text niya sa akin. Hindi raw makapasok ang mga text niya dahil madalas walang signal. Nagtitipid din daw siya ng load dahil mahal po talaga ang load noon. Hindi raw siya basta-basta pwedeng umalis ng kampo dahil sabi niya, medyo delikado raw. Hindi naman siya nagsabi pa ng tungkol sa trabaho nila dahil ayaw niyang mag-alala ko. Lalo akong nagduda, Sir Jupiter. Di ko alam kung alin ang delikadong sinasabi niya. Ang trabaho ba o ang mahuli ko siyang may babae? Palagi ko siyang tinatawagan pero hindi ko talaga makontak. Minsan nasasagot niya, pero napuputol din agad. Hanggang isang gabi, mahimbing na akong natutulog noon.
Biglang nag-ring ang cellphone ko. Tumatawag ang asawa ko. Nagulat ako kasi this oras na ng gabi ay tumatawag pa siya. Nakaramdam ako ng kakaiba. Naghahalong kaba at takot ang naramdaman ko noon. Bigla na lang akong pinanlamigan. Ewan ko kung pakiramdam ko lang pero talagang may sumimoy na malamig na hangin na parabang yumakap sa akin ng sandaling yun. Nang sagutin ko ang tawag ng asawa ko, halos bumubulong na lang siya at nagpipigil ng iyak. Puro bilin ang sinasabi niya sa akin. Ulit-ulit niyang sinasabi na mahal niya ako, pati ang mga bata. Alagaan ko raw ang mga bata. Huwag ko raw silang pababayaan. Hindi ko siya maintindihan kasi yun lang ang unang beses na tumawag siya at ganun ang mga sinasabi. Kaya pilit ko siyang tinatanong kung ano ang nangyayari doon, ano ang sitwasyon niya doon. Pero naputol na ang tawag. Kinontak ko pa siya pero hindi ko na matawagan ang number niya. Hindi na ako natulog at natuliro na ako. Hanggang sumapit uli ang gabi na hindi ko iniiwan ang aking cellphone. Walang mintis ako sa pagtawag sa kanya pero hindi na nagri-ring ang number niya. Para na akong nababaliw sa kakaisip. Hanggang sa may tumawag na sa cellphone ko. Ibang numero at hindi nakarehistro sa akin. Galing sa kasamahan niya ang tawag na yun. Ang sabi niya, natambangan daw sila ng mga rebelde habang papunta sa misyon. Gumuho ang mundo ko, Sir Jupiter, nang ibalita sa akin na isa ang asawa ko sa mga namatay sa bakbakang yun. Tulala ako, Sir Jupiter. Hindi ako makapagsalita kahit marami ang kumakausap sa akin. Dinadamayan ako ng pamilya at mga kaibigan ko pero hindi ko magawang maging matatag. Ang dami kong tanong, pero hindi na masasagot ng aking asawa. Namatay siyang hindi na kami nagkaayos. Dinala ko yun ng buong buhay ko. Sinisisi ko ang sarili ko, lalo na nang ibigay sa akin ng mga kasama niya sa trabaho ang mga naiwan niyang gamit. Una kong tiningnan ang kanyang cellphone. Doon ko nalaman na talaga palang hindi naman ng babae ang asawa ko dahil nabasa ko ang palitan ng text nila ng babaeng yun. Siya lang ang kinakausap ng babae dahil sa problema nilang mag-asawa. Pero sa text lang ang kanilang usapan at hindi naman sila nagkikita. Hindi nagbura ng message ang asawa ko kaya nalaman ko ang lahat. Totoo pala ang lahat ng sinabi niya sa akin na hindi naman siya nagluloko doon. Doon ako lalong nanlumo. Inaway ko siya at hindi kami naging okay bago siya nawala. Sobrang sakit po, Sir Jupiter. Ilang buwan na ang nakalipas nang mailibing ang asawa ko. Hindi pa rin makausad ang buhay ko.
pakiramdam ko ay nasa loob lang ako ng isang panaginip. Gusto ko nang magising, pero hindi ko magawa. Ayoko pa rin tanggapin na wala na siya. Iniisip kong nasa serbisyo lang siya at hindi pa pwedeng umuwi. Umaasa ako isang araw na magbabakasyon siya ulit at makakasama namin ng mga anak niya. Isang araw tumunog ang wind chime namin na nakasabit sa pinto. Binili namin ito ng asawa ko noong anniversary. Alam niyang gustong-gusto ko ang wind chime, kaya binilhan niya ako. Sabi pa niya kada uuwi siya, patutunogin niya ang wind chime. Ginagawa po niya yun noon kada uwi, kaya tumatakbo si Abigail para salubungin siya. Pero mula nang namatay siya, hindi na tumutunog ang wind chime kagaya ng ginagawa niya. Tumutunog ng mahina kapag hinahangin, pero kapag si Albert kasi ang gumagawa, malakas talaga ang tunog noon. Kaya gulat na gulat ako nang biglang tumunog uli ang wind chime. Narinig ko pang tumakbo si Abigail papunta sa pintuan habang tinatawag ang ama niya. Nasa kusina ako noon kaya dali-dali akong pumunta sa pintuan. Tumunog lang ang wind chime. Pero wala ang asawa ko. Hindi ko napigilan ang pagtulo ng luha ko. Sinaway ko na lang si Abigail. Sinabihan ko siyang pumasok na uli ng bahay at bantayan ang kapatid niya. Nagulat po ako, Sir Jupiter, nang biglang may itinuro ang anak ko sa labas ng bahay. Tuwang-tuwa siyang tinatawag ang kanyang ama. Pilit niyang sinasabi sa akin na nandoon daw ang papa niya, nasa labas at nakatayo lang. Tinanong pa niya ako kung bakit daw ayaw pumasok sa bahay ng papa niya. Nagalit ako, Sir Jupiter, kasi alam kong hindi na babalik si Albert. Nasigawan ko ang anak ko. Alam kong bata pa siya noon kaya hindi niya alam na hindi na babalik ang kanyang ama. Ilang beses na nangyayari ang pagtunog ng wind chime. Minsan naiinis na rin ako kasi pati ako ay umaasan ang asawa ko nga ang gumagawa noon. Binala kong tanggalin pero hindi ko magawa kasi alaala yun ng asawa ko. Hanggang isang gabi, bumangon ako para magpunta sa banyo. Paglagpas ko sa sala, napahinto ako sa paglakad kasi parang may napansin akong nakaupo sa sofa namin. Natakot ako kasi baka may nakapasok na magnanakaw. Nang lingunin ko uli, wala na akong nakita. Nagtuloy na ako sa banyo. Habang nasa loob, narinig ko si Abigail na nasa sala. Nagising din pala siya. Nagsasalita siya. May kinakausap siya doon. Hanggang sa marinig kong tinatawag niya ang kanyang ama. Dali-dali akong lumabas ng banyo para puntahan ko ang anak ko.
Nag-aalala akong tinanong siya kung sino ang kausap niya. Paulit-ulit niyang sinasabi sa akin na si Papa raw niya yun. Nang tanungin ko kung nasaan na, sabi niya umalis na raw. Pinigil ko ang iyak dahil ayaw kong ipakita kay Abigail ang aking kahinaan. Niyakap ko na lang siya at sinabing hindi na babalik si Papa niya. Dinala ko siya sa kwarto at pinatulog na. Hindi ko po alam kung paniniwalaan ko bang nagpapakita si Albert's anak niya o baka sobrang namimiss na rin ni Abigail ang Papa niya. Pero isang beses po tumunog na naman ang wind chime. Pagkatapos ay nasundan yun ng pagtikim. Dinig na dinig ko yun. Gawain yun ng asawa ko kapag gusto niyang mangsurpresa. Kasi gusto niya pag dumarating siya ay tumatakbong palapit sa kanya ang dalawang bata. Halos mapaiyak ako, Sir Jupiter. Sumalubong ang dalawang anak ko habang tinatawag ang kanilang ama. Tuwang-tuwa sila. Naiinis akong natutuwa kasi nagpapakita siya sa mga anak ko. Pero sa akin ay hindi. Inisip ko na talagang pakitain ng mga multo ang mga bata dahil siguro inosente pa sila sa mga bagay-bagay sa mundo. Hindi ko na sila sinaway, Sir Jupiter, kasi gusto ko rin. Gusto kong nandun sa bahay si Albert kahit hindi ko nakikita. Alam ko namang nakikita siya ng mga bata. Minsan po nakikipaglaro siya sa mga anak namin. Minsan kapag biglang naaalimpungatan si Angato na tumiiyak, tumatahan siya ng kusa at natutulog uli. Alam kong binabantayan siya ng asawa ko. Hanggang sa nasanay na po ako, Sir Jupiter, sa ganoong sitwasyon namin. Nawala kahit paano ang sakit sa puso ko at pangungulila kay Albert. Isang araw po malakas ang ulan, nakabukas ang pintuan namin. Nasa kusina ako dahil nagluluto ng champurado. Bigla akong tinawag ni Abigail. Sabi niya, nasa labas raw si Papa niya. Basang-basa raw at giniginaw. Gusto raw pumasok, pero hindi raw makapasok. Kaya sinabi sa akin ni Abigail na papasukin ko raw si Papa niya. Kawawa raw dahil inuulan na sa labas. Hindi ko alam ang gagawin ko, Sir Jupiter. Sobrang nalungkot ako pero aaminin ko, kinilabutan ako. Mas nanaig sa isip ko na paano kung hindi si Albert yun. Ibang multo yun. Tapos pinapasok ko sa loob ng bahay. Hindi po tumunog ang wind chime ng sandaling yun, Sir Jupiter. Kaya naisip kong hindi yon ang multo ng asawa ko. Isinarado ko po ang pinto dahil sa takot. Pero umiyak po ang anak ko.
Tinanong niya ako kung bakit hindi ko raw pinapasok ang papa niya. Pinipilit niya akong papasukin yon dahil giniginaw daw at basang-basa. Hindi ko po mapatahan si Abigail, kaya nasigawan ko siyang hindi yun si papa niya. Hindi nababalik si papa niya. Matagal nang patay si papa niya. Lalo po siyang umiyak at tumakbo sa kwarto. Pero mas nagulat po ako nang bigla na lang bumagsak ang wind chime na nakasabit sa labas ng pinto. Nagtayuan ang balahibo ko sa katawan, lalo akong natakot dahil sa nangyari. Hindi ko na po ikinabit ang wind chime, Sir Jupiter, kasi naisip ko baka nahahatak nito ang kaluwa ng asawa ko. Imbis matahimik siya, lalo lang mahirapan. Tuwing alas 6 ng gabi, nagtitirik ako ng kandila sa labas ng pintuan namin. Naisip ko kasi na baka hindi makatawid si Albert, kaya pabalik-balik siya sa bahay. Ayaw kong masanay ang mga anak namin sa ganoong sitwasyon, kaya nagsindi ako ng kandila para tanglawan ang daan niya. Pero kapag umaga na, nagugulat ako kasi hindi nauubos ang kandila. Parang kakasindi lang ay namamatay din agad. Parang hinihipan. Ilang beses na ganoon ang nangyayari. Iniisip ko na baka namamatay ng hangin, kaya sa loob na ako nagsisindi ng kandila. Inilalagay ko na sa altar. Hindi doon mahangin dahil tago ang pwesto noon. Pero ganoon pa rin. Hindi pa rin nauubos ang kandila. Hanggang isang beses nang magsindi ako, kinausap ko pa ang asawa ko. Sinabihan ko siyang unti-unti ko nang natatanggap ang pagkawala niya. Huwag na niya kaming bantayan ng mga anak niya kasi nasasanay na ang mga bata na nakikita ang kanyang multo. Baka lumaki ang mga bata na hindi alam ang pagkakaiba ng multo sa buhay na tao. Pero nang sindihan ko po ang kandila, ramdam na ramdam ko ang hangin na pumatay sa apoy nito. Dinig na dinig ko talaga na pinatay ang apoy sa kandila. Ang lakas ng pag-ihip doon. Naisip ko, hindi pa yata tanggap ni Albert ang umalis. Bakit? Wala po akong ideya. Kaya mula noon, hindi na ako lang sindi ng kandila. Hindi na rin po ako naglalagay ng plato sa lamesa kapag kumakain kami. Kasi mula po nang mamatay ang asawa ko, palaging may isang plato para sa kanya na nakataob lang sa lamesa kapag kakain na kaming mag-iina. Inisip ko kailangan ko ng unti-untiin ang pagpapakawala sa kanya. Hindi ko pa kayang limutin siya, pero para sa mga anak ko, kailangan kong gawin. Nang lumalaki na at nagkakaisip ang mga bata, unti-unting nabago ang lahat. Hindi na nila nakikita ang multo ng papa nila. Natuwa ako kasi unti-unti na silang nakakalimot. Nakatulong siguro ang pagtanggal ko sa lahat ng pictures ni Albert na nakadisplay sa bahay namin. Wala akong itinira kahit isa.
Inilagay kong lahat sa isang cabinet na may padlock para hindi mabuksan ng mga anak ko. Gusto kong lumaki ang mga anak ko na alaala na lang ni Albert ang alam nila. Kahit mabura na sa isipan nila ang itsura ng kanilang ama dahil pakiramdam ko hanggat nakikita nila si Albert, hindi makakaalis ang asawa ko. Hindi siya matatahimik. Nakatulong naman po yun, Sir Jupiter. Hindi na nagpapakita ang asawa ko sa mga anak namin. Wala na rin mga paramdam. Wala na rin kasi ang wind chime. Lumaking normal na ang buhay ng mga bata. Kahit mahirap maging single mother, kinaya ko. Pinagsasabay ko ang pagtatrabaho at pagiging ina sa dalawa kong anak. Hanggang sa makilala ko ang isang lalaking katrabaho ko. Nagkapalagayan kami ng loob. Mabait po siya, Sir Jupiter. Dahil wala naman akong gaanong nakakausap, siya ang naging matalik kong kaibigan. Pero nang tumagal po ay umamin siya sa akin. Gusto raw niyang manligaw. Hindi ko po pinayagan. Inaamin kong hindi ko pa kayang palitan si Albert sa buhay ko at ng mga anak namin. Ayaw ko rin isipin ng mga bata na bibigyan ko sila ng bagong ama. Ayaw ko silang mailang. Pero hindi po huminto si Sunny. Ang sabi niya, handa siyang maghintay hanggang sa kung kailan ako maging handa. Isang beses po hindi ako pumasok sa trabaho dahil masama ang pakiramdam ko. Hindi napigilan ni Sunny ang puntahan ako sa bahay dahil sa pag-aalala niya sa akin. Hindi ko na naitago sa anak kong si Abigail ang tungkol sa kanya. Nakita pa niya ang dala nitong bulaklak. College na po si Abigail at alam kong alam na niya ang tungkol doon kahit hindi pa ako magsalita. Doon na kinausap ni Sunny ang anak ko. Tinanong niya kung pwede raw akong maligawan. Ang sabi lang ng anak ko, ako raw ang magdidesisyon noon. Tutal matagal nang patay ang ama nila. Pero ako po talaga ang may problema, Sir Jupiter. Hindi ko kayang magpasok ng ibang tao sa buhay ko hanggat hindi ko nakikitang maayos na ang buhay ng mga anak ko. Ganun pa rin ang sinabi sa akin ni Sunny. Handa siya maghintay hanggang sa maging handa ako. Alas 5 na po ng hapon noon, Sir Jupiter. Hindi na inabutan ng anak kong bunso si Sunny dahil nakaalis na ito. Dahil sa sama ng pakiramdam ko, sinabihan ko ang mga bata na bahala na muna sila sa kakainin nila para makapagpahinga ako. Lumaking mabubuting bata ang mga anak ko, Sir Jupiter. Maalaga sila sa akin. Dinalhan ako ni Abigail ng pagkain at gamot. Pagkatapos kong uminom ay sa kanya ako kinausap. Sabi niya malapit na siyang graduate ng college at siya na raw ang bahalang magpaaral kay Agaton. Sabi pa niya, kung gusto ko raw mag-asawa ulit, gawin ko. Kung doon ako sasaya. Alam po ng anak ko ang hirap at pangungulila na dinala ko mula nang mamatay ang papa nila.
Sabi niya sa akin, patawarin ko na raw ang sarili ko. Hindi po talaga ako makamove on kasi pakiramdam ko, namatay si Albert na may sama ng loob dahil inaway ko siya. Kaya hindi rin siya matahimik. Sinisisi ko talaga ang sarili ko dahil sa nangyari. Baka dinala ni Albert ang pag-aalala, kaya siya napahamak. Kung hindi ko siguro siya inaway at pinag-alala, baka buhay pa rin siya at kasama namin ng mga anak niya. Pero sabi ni Abigail, payag na raw siyang mag-asawa ako ulit. Deserve ko naman daw ang maging masaya ulit. Siya na raw ang bahalang magpaliwanag sa kapatid niya ng tungkol doon. Pero hindi ko po kayang gawin yun, Sir Jupiter. Nang gabing yun, nakalimutan po ng mga anak ko na isara ang main door ng bahay namin. Kaya napasok kami ng magnanakaw. Nagising ako nang makarinig ng mga kalampag ng mga gamit. Parang pinaghahagis ang mga gamit namin sa kusina. Dali-dali akong lumabas ng kwarto. Nakita ko si Abigail na nakatayo sa pintuan ng kwarto nilang magkapatid habang nakasilip sa nangyayari. Titig na titig siya. Nang tingnan ko po ang sala namin, tatlong magnanakaw ang nakapasok sa bahay. Mga nakasuot sila ng itim na damit at nakabonet pa. Pero takot na takot po sila. Nanginginig silang nakatayo lang sa sala at titig na titig sa kusina. Nakita ko rin ang mga kasangkapan na nagkalat sa buong bahay. Nagtakbuhan ng mga magnanakaw habang sumisigaw na may multo raw sa bahay namin. Tinanong ko si Abigail kung ano ang nangyari dahil siya naman ang nakasaksi. Sabi niya, may sundalo raw sa kusina. Siya raw ang naghagis ng mga gamit na yun sa mga magnanakaw. Nagulat pa ako nang magtanong siya sa akin. Sabi niya, si Papa yun, di ba, Ma? Sundalo si Papa eh. Binabantayan pa rin niya tayo, Ma. Tumulo na naman ang luha ko, Sir Jupiter. Diba, paano ako makaka-move on sa asawa ko? Kung ilang taon na ang nakalipas, binabantayan pa rin niya kami. Akala ko ay hindi na siya magpapakita pa kay Abigail, pero nangyari ulit. Lumabas pa ng silid si Agaton na nagtatanong kung ano ba ang nangyari. Niyakap ko na lang din siya. Sir Jupiter, mula noon lalong tumibay ang pasya kong hindi palitan sa buhay ko si Albert. Inisip ko na baka hinihintay lang ako, kaya hindi pa siya umaalis. Nakapagtapos na ng kolehiyo ang dalawa kong anak. Si Abigail po ay teacher na, habang si Agaton naman ay nag-HRM. Gusto niya yon dahil gusto raw niyang magbarko. Kaya pinilit namin ni Abigail na tustusan ang pangarap niyang yon. Kagaya po ng sinabi ko, magpapasya lang ako tungkol kay Sunny kapag nakita kong maayos na ang aking mga anak. Opo, Sir Jupiter. Tinupad ni Sunny ang pangako niyang maghihintay siya hanggang sa handa na ako.
Nakilala ko po si Sunny noon, nahiwalay na sa kinakasama niya at may isa siyang anak doon. Hindi raw siya nanligaw sa kahit na sinong babae hanggang sa makilala ako. Sobrang tiyaga po niya sa paghihintay, Sir Jupiter. Nakukonsensya na nga ako sa ginagawa niya. Kahit ilang beses ko siyang pinahinto ay ayaw naman, kaya nahulog na rin ang loob ko sa kanya. Last year lang po nang sagutin ko si Sunny matapos ang mahabang taon niyang paghihintay at panliligaw sa akin. Isang taon lang po ang angwat ng edad niya sa akin. Pinuntahan pa po namin ang puntod ni Albert dahil sabi niya kakausapin daw niya ito dahil gusto niyang hingin ang kamay ko. Nire-respeto raw niya bilang dating asawa ko si Albert at bilang sundalo. Minsan po nakakatawa talaga ako mag-isip si Sunny. Kinausap nga po niya Sir Jupiter si Albert. Naiiyak pa ako noon dahil ipinangako niya na aalagaan ako at hindi sasaktan sa mga natitira naming buhay. Nagpaalam pa siya kay Albert na pakakasalan daw ako sa simbahan. Nakakatawa po pero pakiramdam ko ay ibinigay ni Albert ang basbas niya sa amin. Ramdam na ramdam ko ang malamig na hangin na umihip na parabang niyakap ako. Napatingala ako sa langit at nakita kong napakaaliwalas kahit may pulupulong ulap. Napaiyak po ako pero ngayon ay tears of joy na. Alam kong masaya na si Albert at matatahimik na rin siya. Inisip kong baka gusto niyang makita na maging okay kaming lahat. Natuwa pa ako kasi sa tagal ng panahon na hindi ko pagsisindi sa kandila dahil namamatay lang yun nung oras po na yun. Ang kandilang sinindihan namin ni Sunny sa puntod ni Albert ay natunaw na. Ubus na yun nang umalis kami. Kaya naisip kong talagang okay na si Albert. Sir Jupiter, tinupad po ni Sunny ang pangako niyang kasal. Pinakasalan nga po niya ako sa simbahan at ang mga anak namin ang nag-asikaso ng lahat. Sa kabila man ng mga nangyari na uwi pa rin sa happy ending, ang kwento ng buhay ko. May ganito po talagang kwento. Babantayan ka ng namayapa mong asawa hanggang sa maging okay ka na. Isa po akong buhay na patunay sa kwentong ito. Marami pong salamat sa inyong pagbabasa. More blessings po sa inyong channel. At ngayon naman, eto na ang inyong shoutout portion. Shoutout kay JP Podales, Jennifer Cabasa, Jerdane Olbe, Brad J.R. Tuazon, J.R. Cantawi, Bess Shane, Ana Marie Flores, Charlie Sahol, Jaja, at Navi. Basahin naman natin ang ilan sa mga magagandang comment mula kina John Carl Perdonia at Linz Salcedo. Sabi ni Giancarlo, I always admire your voice po. Hoping for more stories. Thank you. Stress reliever ko kasi every time na nakakapagod na mag-aral. By the way, solid listener and pa-shoutout naman po daw kay John Carlo R. Perdonia ng Sibuyan, Romblon. Salamat po.
Sabi naman ni Linz, "Thank you SB for another amazing story. Bilang basta story, may moral lesson pa. Sa dami ng mga channels ukol sa kababalaghan at aswangan stories, dito na ako na-hooked. More power to your team and your channel, Sir Jupiter. God bless and stay safe." Sa mga hindi nabanggit, sa susunod na lang po, huwag niyo pong kalimutang mag-reply sa ating shoutout box na nasa comment section para ma-shoutout ang inyong pangalan. Muli po mula sa bumubuo ng Sityo Bangungot, ito ang inyong lingkod, Jupiter Torres, nagpapasalamat.